Ops! Kamusta? Mga bossing! Pag ganitong oras, rush hour. Rush hour palabas dito sa area namin, sir. Pero dito po ako. Marami dito mga ganap kapag ganitong oras na. Uwian na ng mga empleyado eh. Tapos kakain sila dyan. Sarap po. Eh, tatatang may mga kainan dito eh. Yan oh. Oh. Daily Wings. Sarap dyan, sir. Oh, may bakery pa ni Andal, oh. Panis. Oh, auto-protect, oh. Gusto mo magpa-ceramic? Dami dito, sir. Tapos eto, sabi ko nung nakaraan, magbi-bleed ako. Nakadalawang ulit na nga akong magsabi na magbi-bleed ako ng ano, caliber. Kasi sir, 2 years old na po eh. Yung mga langis natin, palitin na yan. Kahit wala ka pa rin sa interval sa manual, huwag mo na sundin yung interval eh, mababa pa yung odo mo eh. Palitan mo na, 2 years old na po eh. Para fresh. Eto na nga mga bossing, magbi-bleed na nga ako. Kaso, pinag-iisipan ko talaga ng mabuti kung magbi-bleed ba ako. O, tsaka na lang. Dahil baka mawala yung epekto ng ano, brake. Gusto ko yung gantong epekto eh, yung konting pindot lang na ganyan, no? Hindi yung kagaya na nagiging problema ng mga nagpapalit ng o nagbi-bleed ng caliper, bigla nagiging spongy po eh. Kasi hindi kaya ata sanay eh, baka hindi rin ako sanay kahit nagagawa ko na siya nung unang panahon pa dun sa wave. Wala dito, gusto ko talagang gawin, kaya lang pinag-iisipan ko pa. Ayun po mga bossing, nasilip nyo ba? Pinakita ko na yung magiging plano ko talaga, sir. Kaya sinasabi kong pinag-iisipan ko eh, bleed ba o palit ba ng caliper? Binili ko kasi yun ng bagong labas, kaya parang 2 weeks mahigit na sa akin yan. Hindi ko pa ina-attach, ay hindi ko pa inaasikaso. Eh ayoko kasi maging kagaya ng ibang review, pinakabit pa nila sa mekaniko, tapos spongy, malambot yung brake mo. Hindi epekto yung kapag ganun, sir, pangit. Ito na, nilakasan ko na loob ko. Yung stock, re-reserve ko dyan. Babalik ko eh kapag hindi ko nagawa yung tama, sir. Tapos, eto. Abante muna ako. Abante muna, smooth na abante. Eto na. Lakas loob na ako, sir. Dinrain ko na yung hose ng brake fluid. Hindi sa bleeder ha, yung hose niya. Dinrain ko na. After ko pinag-isipan ng mga 2 linggo, buo na loob ko, bossing. Buo loob pero nag-aalangan. Lamang naman si buo ng loob. Eh eto na, sir. Kukonti-kontiin ko yung kwento habang nandito ako sa motor. Ayan, pinatulo ko na po. Nandito na ako sa laban na to. Tutuloy ko na to, sir. Kasi kaya ako po kinakwento rito. Kasi nagko-concentrate ako sa paggawa eh. Labas di laban naman eh, sa gigil. Kaya mo ba yan? Ibalik mo na. Huwag mo na ituloy. Labas na dila, sir. Kaya hindi yung sasalita masyado. Ito na lang, sa motor na lang kukwento ko yung mga step by step. Kung may step-step ba akong ginawa. Wala naman akong talagang step-step ginawa, sir. Binibidyo ko lang, tapos kukwento ko dito.
yun na po, napatulo ko na, niluwagan ko na yung mga screw, yung mga bolt ng caliper, dalawa po yun eh. Luwag lang muna, tapos pag maluwag na, kamay-kamay na lang. Kasi napatulo ko na, di ba sir, dun sa may hose. Kaya eto na, tatanggalin ko na yung stock. Eto na. Oh, kakabit ko na si RCB. Nasilayan na po ninyo kung anong klaseng RCB yung ikakabit ko. Mura yan eh, pinakamura yata nila ng bagong labas. Kahit may mga duda, may mga review na matigas daw si brake pad niyan, magiging spongy nga daw yung brake mo. Kaya ako nag video sir, pinakita ko po yung stock na ganito oh. Pakunti lang, kakagat. Hindi mo dapat pigain siya hanggang grip. Tapos kapag hindi ko naramdaman yan sa RCB na ginagawa ko o sa prosesong gagawin ko, ibabalik at babalik ko kaagad to si stock sir. Eh napaka reliable ng stock natin caliper eh. Ba't ba kasi ako nagpalit? Ganda kasi sir, di ba? Ganda yung RCB. Gusto ko talagang bumili ng second hand na dual pot sa mga 155R. Kasi nagpo-post po sila yung mga nagtatanggal. Yun sana gusto kong timingan. May nakaabang dun oh. Kasi kapag kumanan ka dito ay kumaliwa ka. Pag nung nakapala sa may kaliwang side, tapos kakananan mo dito sir, hulihin ka nun yung mga enforcer na yun oh. Ayan oh, si Idol nakaabang yan. Eh syempre nakita niya ako eh. Steady po ako dito sa lane ko. Alam ko na, tanggalin ko muna to. Kuhaharang pa yata. Tas nasa na yung video. Yung video na ilalagay ko, ito yung nagbi-bleed na ako. Pinakita ko na po sa inyo yung syringe. Syringe na inoopera ko lang para ma-attach ko siya dun sa caliper. Nang hindi fit. Alam ko hindi fit eh. Hindi kasi pwedeng ganun. Ang plano ko lang talaga kasi mga bossy, mapababa yung fluid na hindi ako nagpipiga dito ng paulit-ulit. Kaya naisip ko, mas maganda nga naman kapag nag-syringe ako. Umaasa na ako na hindi siya magiging effective kahit higupin ko siya. Ganun dapat, wala nang expectation ng maganda sa buhay.
Tas ayan mga sir, ayan, puro bula. Paghila ako po ng syringe, puro bula. Tapos di ko na napigilan yung sarili ko, nagsasalita na ako habang nagbibideo. Kasi wala eh, bula-bula siya eh. Pero yung bula na yan, galing talaga sa gilid dyan. Dito sinasabi ko na ngayon kasi tapos ko na yung process eh. Inukwento ko na lang ngayon dito. Galing po talaga sa gilid dyan dahil hindi siya pit. Kaya pag gagawa po kayo, 316 na lang po yung sukat. 3-16 na hose. Mas kapit siya kasi mismong yung goma yun eh. Ito talaga last na higop na to. Tatanggapin ko na na spongy yung brake lever ko. Ganito raw technique dyan eh. Tatagilid mo siya ng papuntang kaliwa. Ayan, pakaliwa. Tapos pipisil na ako. Ganito lang daw yung pisil. Huwag malakas. Malayo-layo pa to. Ayun, tumigas. Ayan, tumigas na. Ayan, dito na sa gitna. Ako. Tapos yung mga bossing, napapaisip na ako dito, parang hindi ko mapatigas ha, sabi ko eh. Parang ilang ano na ba? Ilang ano, try na. Ay, nakakadalawang try na yata ako nun. Tapos parang napag-isip-isip ko na, ba't ko pa ba ginawa ito? Tapos ng pangalawa pong try ko, yun na. Ito yung nangyari mga bossing. Nagkaroon siya ng resistance. Ito ulit mga bossing, ni-repeal ko ulit. May repeal ulit yan kasi nandito na ako eh. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng pag-asa. Tignan nyo ah. Oh, hindi ko din nadaya yan ah. Kasi kanina hanggang dito ako, diba sir? Ibig sabihin mo may effective yata yung pag-bleed ko ah. Kaya hihigop pa ako rin sa baba. Kasi iniisip ko, guni-guni lang yung nahihigop kong ano eh. Hangin dito sir eh. Kasi tignan nyo sir oh. Tignan nyo ah, tignan nyo ah. Ay, ang kagat ng brake. Oh. Ayan, uubusin ko pa yung refill na yan. Siguro last na to. Ayan. Kumagat na dito eh. Ito yung gusto nating ma-achieve eh. Yan o, oh, yan. Tapos pag pipisiling ko, pag gigigiling ko, matigas na sir. Oy, effective. Ayoko nung dito. Magbe-break ka simula dito hanggang dito. Ay, naku po. Ano yun? Eto na mga sir. Dahil kontento na nga ako. Tignan niyo yung ano ko sara. Daliri ko ah. Pak! Ito yung kagat ng brake, di ba? Ngayon, kung pagpapwersahin ko, ayan, matigas na yan, sir, oh. Ito, matigas na ako dito. Pero kailangan matesting ko siya pag umaandar. Ayun lang, satisfied na ako dyan sa ganyang klaseng tigas. Eh, kesa naman yung spongy mga bossing, di ba? Ulit. Okay, kumagat dito yung brake, dito po siya nagsimulang magkaroon ng resistance. Pwersa. Ayan, puwersa ko mga bossing, oh. Okay na, sir. Yan. Pwede ko nang takpan to. Takpan na natin ang goma. Ito, nasasara ko na. Pakita ko ulit tong misteryosong blade na to. Hulog ko lang. Ayun, agarun lang siya dun sa loob. Hindi pa pantay. Tapos, ang gagawin niya dyan, di ba, bossing? Takpan ko na. Tinatanong ko yung sarili ko kung anong gagawin niya dyan. Ako rin bala makakasagot? Para pala yan hindi mag-splatter kapag pipiga-piga ka dito, sir. Oh. Walang splatter, oh. Diba? Ibig sabihin, katuwang mo pala yan sa pagbi-bleed, sir. Katuwang mo yung bleed na yan. Hindi siya tumatalsik. Kasi kanina talsik ng talsik na mong problema ako. Gumagano, no? Point. Buti na lang may basang tela dito. Ayun lang. Kung magbi-bleed po kayo, lagay nyo yan. Oh, kahit piglaan yung piga, oh. Lalo ko tuloy na-appreciate yung layo nung ano, lever. Parang stuck ulit, oh. Kanina kasi hindi ko mabigla. Kasi pag ginanong ko, pak! Tatalsik. Tak, 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 tak. Sarap! Kahit bigla, eh, muna kanina hindi ko mabigla, oh. Na-appreciate ko mga bossing, oh. Pag biglang piga, oh. Parang stuck ulit yung caliper, oh. Madali lang mag-bleed mga bossing. Yan. Tanggalin ko na yung tela. Ayan po ang itsura. RCB caliper brake na naging effective ang pagbi-bleed. Wah! Hey! Yan! Napakita ko talaga sa inyo pero iba pa rin pag umaandar.
Pag umaandar na lang, bigyan ko kayo ng ano, sir. Feedback pag umaandar na po tayo mga bossing. Oh. Eh, di hindi siya tumalasay. Go. Parang purpose mo. Okay. Marami po tayo natutunan ngayon, mga sir. Ganda talaga. Puring-puri. Hindi, ano lang. Mas na-appreciate mo lang kapag ikaw yung trumabaho. Tapos successful. Hindi ko ito kanina nasabi, sir. Nasabi ko ba ito? Ay, no. Alinaw na, oh. Kitang-kita na po yung goldfish sa loob, sir. Kanina kasi parang itim yata yan na ewan. Kailangan namang matapos dun yung fluid service ko. Eh, paano naman itong likodan? Eh, palitan ko na lang din. Higop, repeal. Gawin na natin. Yan, tignan ko kung mahihigop natin yan. Andito ako sa ibaba mga buwas yung hiling nang ko. Kasi baka maya maubos lahat. Kailangan hindi siya maubos. Hop, hinto. Sara. Hinakamay ko na dito. Yan, pag naubos siguro yan, ayoko na. Sayang, tama na yan. Tapos bago na. Linis, no? Pero busing ko na to. Mura lang naman itong fluid. May bula talaga. Hindi talaga fit yung hose na ginawa ko. Tapos ito pala, sir. Diba sabi ko, ito yung takip na ninakaw. Ito yan eh, oh. Pero ito po yung original, bumili ako. Ito, 50 pesos lang ninakaw mo pa, idol. Racing Boy RCB, ang ganda mo. Eh since napagtagumpayan ko yung pagbi-bleed ng caliper ko, 2 years na eh. Lahat po ng liquid sa mga motor natin kailangan ng palitan. Panis na yung mga yan eh. Ano kayang sunod? Merong nahuli si Bossing doon sa gilid. Ayun yung mga bossing, naging proseso ko po sa video kanina. Sketchy, bubula-bula, ganto ganyan. Pero, ang inalabasan, naulungan ako dun, wala ko. Gigilidan ako nitong multi-cab na bus. Ayun ang kinalabasan mga bossing, tumigas eh. Nabuhayan po ako dun, nabuhayan po yung puso ko sa ginagawa kong mga kalokohang lakas na loob na to mga sir. Eh paano ba naman? Matagal ko nang ginagawa sa Honda Wave yan, sir. Nagbi-bleed talaga ako dati pa. Napapasarap yung pag-press ko sa brake ko, sir eh. Oy! Sige nga, testingin mo nga. Op. Uy, nakalakay mo. Instinctively, pin-rest ko yung ano. Parang hindi ko nararamdaman na nagpalit ako ng caliper, sir. Yung resistance po, ah. Pero yung pad, matagal-tagal pa yan. Siguro isang buwan pa yan kakapit dun sa groove nung ano ko, disc. Kakapit yung pad ng RCB sa groove ng disc, saka siya mas magiging responsive. Pero responsive na ngayon. O, matigas na eh. Pak, tigas oh. Uy, 2 fingers only. There you go. Pag isang finger. Kasi yung isang finger na nagagamit kaya minsan eh. Oh my goodness. Ayos na ayos. Sorry po, sir. So, pasanan ng tumambay dyan mga bossing sa side na yan, no? Eh, baka sa susunod na lang ulit. Ang ngiti lang ako habang nagda-drive dahil laging successful yung pagbi-bleed. Grabe, hindi ko na-expect na matatapos ko siya ng tama. Nang medyo mali pero tumama. Ay, merong bay dito. Uy, may bay. Titignan ko yung tsura ng caliper ko. Wala pa naman magdadrop off eh. Mabilisan lang. Maandar pa yung record. Ayan oh. Mabilisan lang po. Maliwanag pa ba? Oh, ang ganda pa rin pala talaga ng sniper ko. Kahit 2 years old na po siya oh. Mabilaan oh.
ganda pa rin. Hindi pa ako nakakasakay dyan sa Ferris wheel na yan. Taas-taas kasi, ayoko nga. Sa madaling salita mga bossing, masaya ako sa nangyari sa pagkakagawa ko ng caliper. Pero hindi ko po sinasadya sa inyo na gayahin nyo ako na gawin nyo yun kaagad. Pag nakita nyo itong video, wag muna sir. Isip-isip muna kayo. Tagal ko nga binunuo yung isipan ko, 2 linggo nga eh. Hanggang sa game na. Laging effective na. Sabi ko, tetestingin ko, di ba mga bossing? Eto na po yun, no? Tinetesting ko siya ngayon, no? Kasi po yung one finger sa stock na brake, stock caliper, may epekto yun. Kaya hindi ako papayag na hindi epekto dito yung one finger. Ayan o, one finger na ganyan o. Daming nagsasightseeing dito o. Saya naman. Ako nga din. Marami-rami pa rin pala tumatambay. Akala ko wala na eh. Yan. Kapakita si Sunset oh. Kanina takpan siya ng ulap eh. Eh dito na ako mag-shoutout. Shoutout kay Paji Gaming Sir. Ikaw pala yan ah. John Lloyd. Ride safe sa'yo Sir. Cebu City. Salamat. D. Bagona. Shoutout Sir. Birthday ni Sir yung sa kapote. O si Sir ah. Shoutout sa'yo Sir ah. Advance happy birthday. Si Dieter Quitoriano. Davao City. Shoutout. Densho. Shoutout sa'yo bossing. Miles Bullion, shout out boss. Kaso wala tong pangalan si Sir, pero shout out pa rin sa iyo Sir. Carlian Rabago, shout out. Randy Torella. Tapos wala na. O paano, hanggang dito lang muna. Salamat.